sabihin as early as 2 weeks, sometimes pwede nang babaan yung dosage ng insulin sa medications? Yes, I have one patient as quick as 1 month na tanggal namin yung oral medications niya kasi ganoon katindi yung determination niya to control her diabetes. Mga ilang taon na yun, Dok? 74. Wow, 74. Tapos 20 years na siyang may diabetes? Matagal na siyang may... Hi everyone! So meron na naman tayong i-interview for today. Another doctor, another professional who promotes low carbs sa kanyang mga patients. Pero this time, malalim ang pag-unawa niya sa diabetes kasi diabetic patients yung hinahandle niya. And for sure, kilala niyo siya. Yung, kung familiar kayo sa My Low Carb MD na Facebook page, siya yung moderator, siya yung admin, siya yung founder ng Facebook page na yon. And palagi ko sinishare yung Facebook page niya, yung mga post niya, kaya for sure familiar kayo sa kanya. Dok Suzef, thank you po for responding. Hi! Ay, hello, Dok. Okay lang po. Medyo kinakabahan ako, hindi ako magaling sa introduction kasi. Pero kanina pa kami nagchichikahan ni Dok. Dok, ano lang po, pa-quick introduction naman po tungkol sa inyo, yung kinwento niyo na to sa kanina sa akin, yung about sa background ninyo, ganyan, kaya lang, hindi ko na-record. Okay, so quick introduction, I'm Dr. Suzette. I'm currently working as a diabetologist here in Muscat, Oman. So I've been working here since 2012. So I passed the boards 2009. And then, nag-work ako as a GP sa Pilipinas. But in 2012, August, that's the time na na-hire ako to work dito sa Oman. So, from 2012 to 2013, nag-work ako as a general practitioner dito. Until 2013, na-transfer ako sa Royal Hospital, which is yun yung biggest hospital dito sa Oman. Nag-work ako under and trained and sa National Diabetes and Endocrine Center. Nagtrabaho ako doon for like almost 4 years. And then 2017, na-assign ako sa isang polyclinic, which is sa Musana Polyclinic. And then I handle diabetes patients na. Since 2007 until now, I've been seeing diabetes patients and simula din 2015 pa lang and nagpe-preach na ako ng low carb diet sa mga pasyente up to now. So yun yung konting background ko about sa diabetes. Wow. So 5 years na po. Buti bakit niyo po na-realize na okay, or ano po yung, what made you decide na okay pala talaga si low-carb diet for diabetic patient? Kasi effective siya. Dito sa Oman, socialize ang healthcare. Hmm. So, lahat ng gamot ng pasyente, galing sa hospital, galing sa Ministry of Health. Hmm. Pero, with the luxury ng gamot, is hindi yung dami ng gamot na binibigay ng gobyerno para sa mga tao ay limited lang. Kasi meron lang din silang certain budget. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas na napakaraming gamot sa atin sa Pilipinas, iba't ibang combination. Pero ang nakakalungkot lang kasi is kailangan bilhin ng pasyente. So, kung hindi makontrol yung gamot mo sa isa or dalawang tablet, pwede ka pang dagdagan ng doktor mo na hanggang 4-5 tabletas. Kung hindi talaga, saka kanya bibigyan ng insulin. Yung insulin sa atin sa Philippines is napakarami ding klase. Nandyan yung may injection, nandyan yung may pen, mayroong mga short acting, may long acting. So lahat yan meron sa Pilipinas. Kaso, bibili ng pasyente. Klaseng tablets lang ang binibigay ng Ministry of Health. Tapos sa injections, meron lang tatlong klaseng pen, tapos dalawang klaseng injections. So ngayon, nagtitipid na rin yung gobyerno nila kasi pataas ng pataas yung cases. So isipin mo, sa ngayon ang population ng Oman is nasa almost 4,
more than 4 million na sila. And more than 2 million is yung locals. So isipin mo, yung elder population nila, as young as 20 years old, meron na silang diabetes type 2. So imagine mo yon, kung at the age of 20 years old, kung hindi mo kokontrolin ang diet nila, kung hindi mo papalitan ang diet nila, after 10 years, 20 years, meron na complications yung mga pasyente. So hindi ka naman pwedeng mag depende lang sa gamot tsaka sa insulin kasi mag-build up lang din yun sa katawan and ang ending is complications. Andyan yung retinopathy, pagkabulag or nephropathy, ending mo is dialysis patient ka, neuropathy, nandyan yung pagputol ng paa. Kasi syempre, pag may neuropathy ka, hindi mo na nararamdaman na may sugat ka, prone ka sa infection, then yun, end up mo, putol paa. So, kung hindi mo tututukan ang education sa diabetes sa pasyente, kahit na napakaraming gamot pa yan, hindi mo makokontrol ang diabetes ng pasyente. So, kung bakit ako naging interesado sa low-carb diet, kasi effective siya. Effective siya sobra. Kaya ako naging sobrang interesado. Pero Doc, okay, does this mean na sa Oman, pinopromote nyo yung low-carb diet for diabetics or ano lang? Yes, I am. Mga doctors, some doctors. Kasi diba, meron na akong sariling group ng patients. So, every follow-up nila, ganun yung system dito eh. Kada follow-up, meron sila, saan lang sila pupunta? Except kung nakabakasyon ka or absent ka, pupunta sila sa ibang diabetes doctor. Pero if nandyan ka, sa'yo lang sila pupunta. So, makikita mo talaga na yung progress ng pasyente, makikita mo na kapag sinusunod nila talaga yung low-carb diet, nakikita mo talaga na nababawasan sila ng blood sugar. Yun yung pinakauna eh. Yung makikita mo talaga na nagiging controlled yung blood sugar nila. Then sumusunod na nag-weight loss sila. Tapos sumusunod din na nag-i-improve yung blood pressure. So halos lahat ng complications ng diabetes na-address. So since nakikita mo yon, ang sarap sa pakiramdam na nag-i-improve yung pasyente mo. Kaya you can repeat it on every patient. Kaso nga lang talaga, kung patient factor ang problema, pag hindi sila sumunod at sinabi nila na, Doc, lunch lang ako kumakain ng rice. Pipigilan niyo pa ba? Or, umani kami, buhay namin ng rice. Pero sasabihin ko, pero hindi, it's just like, na madadagdag, mamili ka, madadagdagan niyo ang tabletas mo, or lilipat tayo sa insulin, or babawasan mo yung kanin mo, and doon na pumapasok yung bargaining eh. Tapos hanggang sasabihin nila na unti-unti matatanggap nila na okay, babawasan na nila yung rice, babawasan na nila yung bread, babawasan nila yung dates. Yeah, dates. Healthy daw po kasi yun eh for diabetes. Meron akong mga nabasa na healthy option daw siya eh. Kaya medyo mahirap kapag sasabihin. Yes, diabetes is a natural sugar, pero alam naman natin na ang sugar, natural sugar na siya and it's fructose. Alam naman natin na ang fructose na may metabolize siya sa atay, sa liver. And walang ibang part ng body natin ang gumagamit ng fructose except liver lang. So ang mangyayari, kung kain ka ng kaya ng dates, si liver lang ang nagme-metabolize. So, ang ending, pwedeng tumaba si liver. Ang ending, magkakaroon ka ng insulin resistance. And kapag kaganoon, nag-build up na ng build up, mahirap mo nang kontrolin si blood sugar mo. Tataas lang ng tataas si blood sugar. Kaya lang, Doc, kasi nagtanong ako ng questions na, nagtanong ako sa Facebook page ko, ganyan. Bakit what's holding you back? If you have diabetes, what's holding you back from doing low carb since nakita naman natin na magaganda yung results ng mga diabetic na nag-low carb? Pinaka number one answer na na-receive ko is ano eh, natatakot sila na bababa nga daw yung sugar nila dahil low carb nga yung kinakain, so hindi sila kumakain ng sugar. Pero dahil high fat, matitrigger daw yung other disease or side effects like
hypertension or fatty liver, magkakagallstone daw sila, kidney stone. So, doc, ano po yun? Last July 2020, finally, na-accept na ng pinublish sa Journal of American College of Cardiology. So, it was written there na saturated fats or yung fat na galing sa baboy, baka, manok. Yeah, ito yung mga tinatawag natin saturated fats is hindi sila link sa cardiovascular disease. So, ano yung mga cardiovascular disease? Heart attack, hypertension, yung mga yun. Tapos, it was also proven na beneficial pa siya na ipe-prevent yung stroke. Pero nakasulat din doon na high carb intake, yun ang nagkukos ng cardiovascular disease. So, it's the other way around. So, ngayon, marami ng studies na pinapublish about that, but it's only now na in-acknowledge, pinublish ng American College of Cardiology itong facts na to. Marami na kasi talagang studies na related to this. Kaso, since nakapako pa rin yung mga tao sa lumang kaisipan because of the history na pinasama ang fats nung time ni Ansel Keys, yun yung history ng cholesterol, oo. Kaya ganun, yung stigma. Hanggang ngayon, yun pa rin ang tinuturo sa mga bata sa schools na masama ang taba. Na okay lang kumain ng maraming kanin, ng tinapay. Kasi, di ba yung ano natin, yung go glow, grow foods? Yes. O di ba, nandun siya sa category na go foods. So, ang hindi alam ng mga tao, yes, carbohydrates, nagbibigay siya ng energy, pero ano lang siya eh, sudden energy lang. Pero para ma-sustain mo yung energy, is kukuha ka pa rin ng energy sa fats, hindi sa carbohydrates. So, with regards to gout, fatty liver, and kidney stones, para sila almost ng pathophysiology. Kung i-dig in mo yung deep science na kung bakit nagkakaroon ng mga sakit na to, it all boils down to having a high carb intake. High carb diet. Okay, that's a relief. Kasi yan yung usually na na-receive ko eh. Parang, okay, gagaling ako sa diabetes ko, pero magkakaroon naman ako ng high blood. So, parang pareho lang yung gamot. Kaya lang, doc, low carb. Di ba kapag diabetic ka, kapag nagtitake ka ng insulin, may chances, sometimes kasi di ba nag-hypoglycemic yung, nag-hypoglycemia. Opo. Yes. Paano kung unusually na advice ko sa mga tao na decided to go into low carb, decided sila na hindi naman siya basta maisipan mo lang na ay low carb ako ngayon tapos after 2-3 days ay mahirap pala, namiss ko yung kanin, babalik ulit ako sa kanin. Hindi siya ganoon. Ang treatment dapat talaga ng diabetes, if you decided na gusto mo talagang gumaling, gusto mo talagang mabawasan yung insulin doses mo, gusto mo mabawasan yung gamot mo, let's say from insulin gusto mo gumalik sa tablets, kailangan make it a point na decided ka sa sarili mo na i-commit mo yung decision mo na mag-low carb ka. At the same time, i-involve mo yung doctor mo kasi yung doctor mo yung mag-a-adjust ng insulin para sa iyo. Actually, meron din ako mga ganyang na-receive na comments from my patients na sinasabi nila na, "Dok, mag-hypo ako kasi kapag nag-low carb ako." Ang lagi ko lang sinasabi sa kanila since sa mga patients ko, they could always come in the clinic. Or meron kasi silang tinatawag na nagbibigay sila ng SMBG readings na tinatawagan namin sila na i-adjust. Every week or every two weeks, nagbibigay sila ng kanilang blood sugar readings. Then based on that, saka ko ina-adjust yung kanilang insulin level. Hindi kasi pwedeng i-adjust mo yung insulin level, then wala naman kasi talagang fixed na insulin dose para sa pasyente. Hindi yung unang kita mo sa pasyente, ganito na dapat yung level mo. Yes, kinukompute namin siya, but magde-depend pa rin yun sa diet ng pasyente, lalo na yung insulin
Clin-R or yung Actrapid, yung ini-inject ng pasyente before kumain. Nakadepende sa pasyente kung gano'ng maraming carbohydrates yung kinakain nila, nakadepende doon yung doses. Kaya nga, ina-advise yung mga patients na magkaroon ng carb counting. So, doon nakadepende. So, ang sana naman, bakit mo kailangan ng carb counting kung hindi ka naman kumakain ng carbs? Oh, mas madali ang buhay. Mahirap mag-memorize kaya yung carb counting na ito, isang tinapay na ganyan, it's 15 grams. Isang, mahirap eh. Ayoko pa naman ang math. Oo nga naman. So, ano po yun? Kung isa ka sa mga patients na natatakot magkaroon ng hypoglycemia from doctors, from Doc Suzette, ano talaga yun? It's a guarantee na hindi ka mag-hypoglycemia basta pa-follow mo sino. Hindi ka mag-hypoglycemia kasi una, yung once na, ikaw yung patients ko at sinabi mo sa akin na, oh, Doc, I'll try, subukan ko. Okay, sige. Kapag nag-decide ka na ganyan, I'll adjust the insulin dose much lower than yung kung ano yung na-receive mo ngayon. And then after that, then I'll follow you up regularly. Or kung naka-tablets ka naman, I'll make sure na tatanggalin ko yung mga tablets na magkakakos ng hypo sa'yo. And then do your part na gagawin mo talaga si low carb. And do your part na i-monitor mo yung blood sugar mo sa bahay. And do your part na mag-follow up ka. Ah, okay. Ang dami kasi, of course, kailangan mo mag-follow up. It's not like sinabi ng doctor, tapos na-receive mo yung message as a patient, then bigla ka na lang nawala. Hindi pwedeng ganun. Pero how tawag dito? Kapag magpapatch, kung naglo-low carb po ako, tapos kailangan bawasan yung dosage ko, how often should I visit you po? Once a week? Once a month? Ganun? Once every 2 weeks, once every, ano siya eh, depende sa progress actually ng pasyente. Sa simula, medyo close. Pero as long as habang tumatagal yung journey ng pasyente, mas marami kang nalalaman about your diet, about sa journey mo sa low carb, about sa mga food na pwede mong kainin at hindi mo pwedeng kainin, or less na mong kakainin. Then, as you go along, makikita mo, sanay ka na, hindi mo na kailangan ng todigo. Automatic na yun sa'yo, pagka nakita mo, ay, hindi ako pwede niyan, hindi ako kakain niyan. Ay, kakain ako niyan, pero isang sugo lang or dalawang sugo lang. Tapos, ay, ito, pwede ako nito, Andy. Yes po. So, ibig sabihin, as early as 2 weeks, sometimes pwede nang babaan yung dosage ng insulin? Yes. Sa medications? Yes, I have one patient as quick as 1 month. Na tanggal namin yung oral medications niya kasi ganoon katindi yung determination niya to control her diabetes from HbA1c of 7.9 down to 5.5. And take note, she's a senior citizen. Wow. She's my patient online sa Pilipinas. Natanggal namin yung gamot niya. Ang katuluran niya kasi, gusto niya, ang goal niya is ma-enjoy yung pension niya. And yes. Hindi niya ma-enjoy yung pension niya. She's buying medication. She is on Sitagliptin. And sabi niya sa akin, it's around 50 pesos yung gamot niya. And sabi niya, hindi naman daw ganun kataas yung pension niya. So, gusto niya na matanggal yung gamot. Ang galing! And pinunod in 1 month. Wow, ang galing. Kasi I always hear this concern na gusto nga namin mag-keto, kaya lang ang mahal kasi. Without even realizing na mahal din yung gamot mo. Exactly. And doing keto diet properly, if doing keto diet properly, hindi siya mahal. You just need to be creative. Ang kagandahan sa atin sa Pilipinas, lagi tayong may wet market. Mayroong isda, may baboy, may manok, may itlog. Yes. Ang daming dahon na gulay. Noong panahon ng pandemic, lockdown, ang dami ko nakita na nagtatanim lang ng gulay sa bakuran nila. And kung kakainin mo lang yung gulay sa bakuran mo, dadagdagan mo lang ng itlog, dadagdagan mo lang ng manok, or dadagdagan mo lang ng baboy, it's low carb. Or kung nahihirapan ka, basically, ang lagi ko na sinasabi sa mga tao na advice ko is,
huwag kang magkanin, mag-ulam ka lang. Kung ano ang ulam niya sa bahay, yun lang yung kainin mo. Hindi mo kailangan maggumaya sa nakikita mo na, ay, naka-steak sila, gumagawa sila ng cake, na low carb. Hindi mo lang kailangan mo kung anong ulam niya sa bahay, that's it. Tanggalin, huwag mong kakainin yung kanin. Kung merong mang sahog na patatas or starchy vegetables, huwag mong kainin. Yung lang ulam, tapos kung may sabaw, that's it. Doon ka magsisimula. Ganun lang kasimple. Hindi mo kailangan lagyan ng boga. Yes po. Pero kunwari, medyo malala na yung case mo. Kailangan mo pa rin, pag nagsisimula ka ba, kailangan mo rin i-follow yung sinasabi nila na high fat dapat or may ibang approach pa? Actually, to fulfill the ketogenic diet, it is a low-carb, high-fat, moderate protein. Pero, lagi ko sinasabi sa pasyente ko kasi, it takes time to get used of eating fat. Tsaka, nandun pa rin kasi yung mentality ng Pilipina na masama ang taba. So, kung ipaparealize mo kagad sa pasyente na kumain ka ng taba is, baka hindi na siya magsimula. So, ang lagi ko sinasabi sa pasyente, magsimula kayo with a low-carb diet. Low-carb diet, kung susundan mo, by definition, is less than 50 grams of carbohydrates per day. So, kung tatanggalin mo lang yung rice, ang rice natin sa Pilipinas ay 3 beses isang araw, breakfast, lunch, at dinner. Ang isang tasa ng kanin ay 45 grams na. So, kung kumakain ka ng isang tasang kanin ng almusal, pananghalian at hapunan, so that is 100, ilan na? Almost 150 na. 135. Meron pang carbohydrates na magagaling sa ulam. Ang Pilipino mahilig magmerienda. Ang Pilipino mahilig magdessert. So, isipin mo kung gaano kataas na ng carbohydrates ang kinakain mo sa isang araw. So, minsan, only rice pa tayo. Common sa Pilipino ang only rice. So, isipin mo na lang kung gaano karami carbohydrates. So, kung tatanggalin mo lang muna yung rice na yon, nabawasan ka na ng 100, almost 150 grams ng carbohydrates per day. Tapos, kung tatanggalin mo yung merienda mo na puro, banana cube, kamote cube, mga tinapay, additional carbohydrates uli na tatanggalin mo. And matitira na lang sa'yo yung ulam. So, you start with it. Low-carb diet ka. Diba? Hindi siya technically na you have... nasa isip kasi ng mga tao sa atin sa Pilipinas, pag hindi ka kumain ng kanin, naka-keto diet ka. Yes. Which is hindi. Diba? Kahit ito pasta ka. Oo. Malalim ang criteria ng ketogenic diet. Oo. So, pero kasi sa atin sa Pilipinas, ganun ang iniisip ng mga tao. Hindi ako nag-arise eh. Ah, naka-ketogenic diet ka? Pero hindi. Naka-low-carb diet ka lang. Kasi 50 gram ng carbohydrates is hindi ka mapupunta sa nutritional ketosis. It's more than that, di ba? So, ganun lang po pala kasimple yung approach nyo. Bale, sa simula, tanggalin muna ng yung carbs. So, bahala ka sa fats, bahala ka sa protein, basta. Mas maganda ka. Oo, ganun lang kasi ngayon. Kapag ka nakita ng pasyente, doc, nagugutom pa din ako. Then, that's the time na I will introduce the fat. That's the time na I will introduce the protein. Depende sa kung anong kinakain ng pasyente. Kasi, journey siya talaga eh. Ang diet is, magpapalit ng diet, it is a journey. Hindi pwede na, ito lang, bigyan kita ng listahan, ito, okay na. Hindi, kailangan mo huli tignan kung ano yung kinakain ng pasyente. Tapos, kailangan mo i-analyze na, naka-low carb siya, bakit pa rin tumataas? Sabi niya, naka-low carb siya, pero bakit ang taas pa rin ng triglycerides niya? Hindi. Meron something along the line na meron siyang kinakain na hindi pumapasok sa criteria ng sa proper na low carb. Kaya totally different din siya with ketogenic diet. E paano, Dok, yung mga keto-approved sweeteners, yung mga keto treats? Pag tinitreat mo yung diet, okay lang ba? Medyo questionable ako dyan kasi mayroong mga sweetener na sinasabi nila na sweetener sila pero magpapaspike ng blood sugar. Like, mayroong mga
sweetener na sabi nila, stevia sila, pero hindi naman pala sila stevia, meron palang nakahalo. Maganda lang yung nakasulat sa harapan, pero hindi pala. Mm-hmm. So, siguro pag tinatry mo na alisin yung mga medications, huwag mo na mag-treats, huwag mo na mag-sweetener, ganun ba? Ina-advise ko na yung ibang pasyente na kapag sinabi nila na nag-ask sila na pwede ba sila mag-sweetener, sinasabi ko na pwede. Pero, sinasabi ko kung anong klaseng sweetener yung titignan nila dun sa ingredients. Hindi ako nagbe-base sa harapan kasi meron kasi mga bagong sweetener sa market na sabi nila stevia, sabi nila zero carb, pero pag tingin mo sa ingredients, andun si maltodextrin, andun si yung mga ibang sweetener na hindi pala. Yes po. May nakita ko na ganyan eh, nakalagay sa harap ang laki-laki. Stevia, pag tingin mo sa likod, 99% maltodextrin. So, mag-shoot up din din. So, hindi ganyan kaganda yung product. So, sinasabi ko lang na if kung gusto nyo mag-sweetener, you go to sucralose or erythritol or monk fruit, allulose. Yun yung mga proven na hindi ka magkakaroon ng spike. Okay. So, yun yung top four mo. Yun yung top four na maganda. Oo, yun lang naman yung usual eh. Mm-hmm. Tsaka yun naman yung available sa market. Meron mga iba pa, pero mahirap hanapin sa market. Yung iba available lang sa US eh. Exactly. So, kung ano, for example, sa Pilipinas, Dok, nawala. Ayun, sorry for the interruption. Okay, ayan. Yay, okay na ulit. Ayun, Dok. So, summary, kapag maglo-low carb, okay lang kahit hindi mo muna gawin yung high fat, moderate protein, basta tanggalin mo yung sugar, tanggalin mo yung rice, pasta. Yes. Tanggalin mo yung carb, yes. Mm-hmm. To start, yes. Para malaki talaga, may tutulong talaga. Yes, kasi ang mag-spike lang naman ng carb ng sugar mo is the carbohydrates eh. Hindi naman siya mag-spike with fats and protein. Mm-hmm. And suggestion niyo po daw ano, 50 grams maximum na carbs per day? Yes. Yes, lalo na kung meron kang diabetes, you could start with 50 grams of carbohydrates. Lower your carbohydrate intake to 50 grams. Then, kapag okay ka na, then just the time that na pwede mong ibaba. Mm-hmm. Mas manageable ngayon kasi usually ginagawa, 10 grams agad, tapos mahihirapan, so babalik sa high carb. Hindi siya, possible siya, pero mahirap. Mahirap. Pero yung 50 grams na yun, saan kukunin po yung 50 grams na carbs? You can get the 50 grams na carbs sa vegetables. Mm. Lahat ng green leafy, pwede. Mm-hmm. Isipin mo kung kakain ka ng ilang tali ng kangkong o ilang tali ng pechay. Ilang kaya ang kaya mong ubusin yung na eh. Nabusog ka na, di ba? So siguro isa or dalawang tali. Sabihin na natin tatlong tali. Busog ka na noon. Tapos, siyempre, hindi ka lang naman kakain, di ba, ng kangkong. Kakain ka pa ng isda or ng karne or kahit ng manok. Kahit hindi natin sasabihin na masyadong maraming kakainin mo. Isang isda, tapos gulay. Di ba magbubusog ka na nun? Tama. Talbos. Favorite ko yan eh. Yung ganyan kalaking bowl. Mura-mura lang dun eh, di ba? Kaya, yun. Usually, nagplantita sila or nagplantito sila. Oo nga eh. Pumupunta lang ako sa lola ko tapos nakikitabas kami ng mga talbos nila. Umuwi kami ng malaking bag, libreng dahon-dahon. Kaya yun, mas mura. Kaya lang kasi, ang sikat kasi sa YouTube is kung gusto mo mag-keto, collie rice, broccoli, mga ganun-ganun, lettuce, ganun. Anyway, Doc, sabi mo kanina, parang baby steps para matanggal, mabawasan yung carbs is alisin yung merienda na lumpia, yung mga turon-turon, banana cue. So, ibig sabihin, pati merienda, alisin, or may other merienda na mas okay?
kung hindi po kaya natanggalin ka agad yung merienda, kasi nasanay nga talaga tayo na lagi may merienda. Isipin mo, para sa isang tao na nagtatrabaho sa factory or kahit sa opisina, di ba, ang usual na pattern is 8 o'clock ang pasok, tapos mag-break 10 o'clock, may 12 o'clock, tapos mag-break uli ng 3 o'clock, tapos uwian ng 5 o'clock. Yun usual eh. So, isipin mo, kumain ka sa bahay ng 6 o'clock, then kakain ka uli ng 12 o'clock, pero nag-break ka ng 10. So, sa palagay mo, yung kinain mo ng 10 na merienda, tapos kakain ka uli ng 12 o'clock, sapat na ba yun para ma-burn mo? Or sapat na ba yung oras na yun in less than 2 hours para bumaba yung blood sugar mo? Hindi, di ba? Kapag kumain tayo ng may carbohydrates, ang normal na response ng katawan natin is tataas yung blood sugar. Kasi any carbohydrates na pumasok sa katawan natin, magkakaroon ng insulin response. So, tataas si insulin, tataas din si blood sugar. Pag taas ngayon yung blood sugar na gano'n, tataas din si insulin para magsabay sila. Tapos bababa sila. Ang normal na dapat bumaba ang blood sugar is within 2 hours. Ngayon, kung nag-break time ka ng 10 o'clock, tapos kakain ka uli ng lunch ng 12 o'clock, 2 hours yun. Hindi pa nakakababa. Kapag diabetes ka, may diabetes ka, mas mabagal bumaba ang blood sugar mo. So isipin mo, hindi pa man nakakababa yung blood sugar mo, kumain ka na uli ng 12 o'clock, mag-i-spike ka na uli. Diba? So if kung meron kang diabetes at gusto mo makontrol yung blood sugar mo, sa pagtatanggal pa lang ng merienda is malaking bagay na. Kaya lang kasi, Dok, na-limit mo yung... Apo, sorry po. Sige lang po. Hindi, kasi usually... Ayun. Opo. Usually, so, usually kasi, di ba, small frequent meals. Sino nagsabi ng small frequent meals? Lagi ko naririnig yan, Dok, eh. Small frequent meals daw dapat, eh. Para healthy, tas para hindi mag-hypoglycemia, para hindi rin tataas yung sugar, gano'n. Kung small frequent meals ka, tapos ang pinakain mo rin naman ay carbs. So definitely mag-spike ang blood sugar mo. Kahit na gaano ba ka-small ang small. Ang isang serving ng small ay... One banana, for example. One banana. So, ang isang banana ay katumbas ng 7 hanggang 8 kutsarita ng asukal. Isang saging lang yon. So, anong gagawin mo ngayon? Kung kumain ka ng isang saging, tapos anong uling susunod mong kakainin? Brown rice. Hindi na ba? So, walang time yung katawan mo para pababain yung blood sugar. Kasi, pag small frequent feedings ka, yung ka-small na yun, sinabi, oh, ganun kasi sa Pilipinas, eh, konti lang naman yung kinain ko. Isang ganito lang, isang pandesal lang, or isang saging lang. Tapos kakain ka uli after 1 hour or after 2 hours, hindi nakakabalik yung blood sugar mo sa baseline. Mm-hmm. So, ang nangyayari, tumaas yung blood sugar mo na ganun, pababa pa lang siya ng normal, tataas na siya uli. Kapag tinanggal mo yung merienda, inamit mo, lalo na kapag may diabetes ka, tumaas yung blood sugar mo, binigyan mo siya ng time na bumaba, tapos kumain ka uli, tapos bababa siya uli. So, may time na yung katawan mo mag-respond. So, kaya for my patients na may diabetes, I advise na i-cut nila yung merienda nila, or kung magbe-merienda man sila, I advise na it should be walang carbs. Ano-ano po like, yun? Itlog. Itlog. Yun kasi yung readily available. Tsaka yun yung, ano pa ba? Yun yung readily available, yun yung madaling i-prepare. Paano po kasi yung... lahat ng fruits, may carbs. Meron silang fructose.
So, yun ang problema. Eh, alam naman natin, fructose is, pag kinain mo rin yan, pagdating sa katawan mo, sugar pa rin yan. Yes. Pero, paano po yung ano, yung mga, alam niyo po yung mga gatas na pang diabetes? Okay rin po ba yun? Hindi ako, I don't recommend kasi highly processed ang mga milk na for diabetes. So, I don't recommend to my patients. So, walang gatas, kahit na anong gatas, aside sa low carb, mga... coconut milk, almond milk, yun lang. Okay. Okay. If minsan kung merong fresh cow's milk, isang baso, technically pwede. Ah, okay din po ba 'yon? Fresh cow's milk. Ah. Yung kaka squeeze. So hindi 'yung nasa box, hindi 'yung nasa box. Hindi 'yung nasa bote. Before merong nagtitinda na ganoon eh. Usually sa palengke lang siya tinitinda. Pero I don't know kung ngayon meron pa. Kasi kung titingnan mo ang nutritional content ng fresh cow's or calves milk, ang carb niyan is nasa 8 grams lang sa 250 ml. Okay. So technically, kung 8 grams, kung let's say gusto mong mag-skip ng breakfast, yun na yung gagawin mong breakfast, pwede na yun. You have still remaining ilang grams para spend mo ng lunch at dinner. Yung ano po ba, bulletproof coffee, okay lang din? Bulletproof coffee is okay lang. Ang bulletproof coffee kasi is nilagyan lang siya ng butter. So, butter is saturated fat. So, kung gagamitin mo siya ng sweetener, tapos black coffee plus butter, so okay siya, mas tatagal yung gutom mo. Hindi mo mararamdaman na mas madali kang magutom. Pero yung iba po, naglalagay sila ng ano, Nestle cream para daw mas masarap. Okay lang din ba yun? Yes, Nestle cream is saturated fat din. So okay lang. So, din. Pwede siya. Ah, okay po. Yes. So, kung... As I said, ano na yun? Kumbaga, additional na lang yun, parang extra na lang yun. Kung merong pera, kung kaya mong gawin, okay. Pero kung hindi, pwede kayo magpilitin kasi hindi naman siya mandatory. Yes. Tubig na lang, no? Hot water na lang. Tubig. Black coffee, yung Nescafe, ang common sa atin sa Pilipinas, yung Nescafe na black, pwede yun lang. Tapos, sweetener. Kung kaya mo nang walang masukal, better. Kasi, actually, mas malalasahan mo ang sarap ng kape pagka walang masukal. Yun nga eh. Kaya lang medyo sasanayan mo pa eh kapag galing ka sa 3-in-1 na coffee. Ayun. Pero, Dok, hindi ba kunwari yes, first 3-in-1 na coffee? Ang taas ng sugar ng 3-in-1 eh. Pero, Dok, kapag kunwari, first week mo palang mag low carb, tapos diabetic ka, advisable ba na intermittent fasting agad or saka na yun? No, later on na yun. Kagaya nga sabi ko, start ka sa basic, start ka, natanggalin lang muna ang rice at bread. Kung hindi mo kaya tanggalin abruptly, yung isang rice mo, gawin mong half lang. Mag-stay ka doon for let's say 1 week, then after next, the following week, yung half rice mo, kalahatiin mo ulit. Then the following week, kung kaya mo nang wala, tanggalin mo na. Same din with bread. Kung dati kaya mo isa or dalawang pandesal, the following week, isang pandesal na lang. Then the following week, tanggalin mo na. Tama, mas manageable. Meron mga tao na kaya nilang mabilis, meron mga tao na kaya nilang mabagal. Pero kahit na mabagal yung progress, it's still a progress. Kaya lang kasi mayroong bad reputation ngayon yung keto or low carb. Kasi nga dun sa fats, tapos may mga products kasi di ba po na naglalabasan na akala tuloy nila pag nag-take sila nun, tapos tinanggal nila yung rice, eh keto diet yung ginagawa nila or low carb. Kaya pag nagkaroon ng side effect, syempre tayo yung mali-mali. Exactly. Kaya nga eh, lagi kong sinasabi na it should be done properly. Oo, kasi kung tinanggal mo nga, kumain ka nga ng fat. Sabi kasi high fat, 'di ba? O di kumain ka ng high fat.
sinabi, hindi naman magkakos ng cardiovascular disease ang saturated fat. Eh, sinabayan mo ng high carb. So, hindi, mali yung purpose, mali yung procedure. Or let's say, sinabi natin na low carb ka, or huwag kumain ng rice at bread. Hindi ka nga kumain ng rice at bread, pero ang ipinalit mo naman is kamote, or patatas, or mais. Diba? So, ganun pa rin yun. High carb ka pa rin. Or sinabi mo, ang nabasa lang niya is huwag kumain ng tinapay. Pero ang alam niya, wheat bread is low carb. So, yes, since naka-wheat bread siya, or kahit anong kulay pa ng tinapay yan, still, pag kinain mo yan, carbohydrates pa rin yan, pagpasok sa katawan mo, sugar pa rin yan. So, still, mali pa rin yung procedure, mali pa rin yung sinundan nila. So, ang end point, hindi yung gusto mong kalabasan ng mangyayari. Tama. So, kailangan mo muna talaga siyang aralin, ano ba ang low carb, ano ba ang keto, paano ba siya dapat ginagawa ng tama. Yun yung pinaka-important sa lahat. Paano mo siya gagawin ng tama? Yes, tama. Malaking bagay kasi yun eh. Kasi pag nakikinig-kinig ka lang, nakakatakot. Ako po kasi nung nalaman ko yung keto, 2 years before ko siya sinimulan. Kasi ang narinig ko lang high fat. Eh, ayoko na agad. High fat yan eh. Masama yan eh. So, actually ako, matagal din. Ang tagal din ang transition ko bago ako nagpalit ng diet. Nalaman ko siya nung nagti-training ako sa Royal Hospital. Bago ko pa siya ginawa, siguro it took me 1 year, 2 years. Tapos noong ginagawa ko na siya, bago ko matanggal yung rice, inabot din ako ng 1 month bago ko tanggalin yung rice. Tapos sa loob siguro ng 2-3 months, andyan, meron pa yung cheat day. Tapos madalas pa yung cheat day. Tapos hanggang sa later on, habang tumatagal yung journey mo, doon mo na nare-realize na, ganito pala dapat. Ganito pala dapat yung gagawin mo. Ito pala yung dapat na kinakain mo. Ito pala yung mga dapat mong iwasang gawin. Tapos then, saka ka na magpo-progress from low carb, magpo-progress ka na into keto diet, then saka mo ipapasok si intermittent fasting. Yung una, naka 12 hours ka lang, 12-12. Then sumunod na, nag-16-18 na, 16-8. Then tumagal na, 24. Tapos hanggang sa 24 hours. Ngayon, kinakaya ko na ng 48 hours. So, hindi siya talaga parang, hindi siya sprint na, paunahan tayo maging, paunahan tayo marating yung nutritional ketosis. Hindi ganun. It is a journey. Isipin mo, hindi pa ako diabetic patient, pero ang tagal kong ginawa. What more kung diabetic patients ka? Kasi maraming i-consider na factor. Nandyan yung medications mo. Nandyan yung edad. Nandyan yung capacity to buy ng mga pagkain. Ikaw ba yung nagluluto? Or nakadepende ka lang sa nagluluto? Ikaw ba yung bumibili ng pagkain? Or nakadepende ka lang din sa bumibili ng pagkain para sa'yo? So, maraming factor na i-consider. Pero ang pinaka-importante dun is sisimulan mo siya, tapos unti-unti ka magpro-progress. At the same time, habang unti-unti ka nagpro-progress, inaaral mo. Hindi pwedeng yung, nakita ko si kumaring ganito, sexy na, gagayahin ko rin. Or nakita ko si kumpareng ganon, macho na, gagayahin ko rin. So, hindi siya ganon. Kailangan mo siyang aralin ng tama. Tamang aaralin mo siya, tapos iintindihin mo kung bakit. Hindi bastang tatalon ka na lang. Yes, tama. Yun yung usually na ina-advise ko sa kanila eh. Kasi ang daming mga misconceptions na pagpapakinggan mo lahat, nakakatakot talaga. Especially kapag, yes. Opo, pag puro chismis lang yung papakinggan mo. Pero Dok, kapag nag-low carb ka, kailangan ba mag-low calorie ka rin? Or okay lang kahit mag-over ka sa calorie? No, totally different ang low calorie at low carb. Okay, ibang bagay sila. Kapag ka nag-low carb diet ka, or pag sinundan mo yung tamang low carb diet, hindi ka na dapat nagbibilang ng calorie. So, ang isa sa
maling ginagawa ng mga tao na ka-low carb is binawasan nila yung rice, binawasan nila yung bread, binawasan nila pati yung gulay na kinakain nila, tapos yung karne nila isang maliit na slice, tapos lahat ng pagkain binawasan, which is ang tawag na doon is low calorie or restrictive diet na. So hindi na yun healthy. Kapag kasi tinuloy mo yung restrictive diet, yes, mabilis bababa ang timbang mo. Pero una, maglilid ka na into malnutrition. Pangalawa, hindi siya sustainable. Kasi mapapagod yung katawan mo, manghihina ka. Then after some time, ititigil mo na yun eh. Kasi nangihina ka na, hindi na healthy para sa katawan mo. So babalik ka sa kinasanayan. Kapag ginawa mo ng properly low-carb diet, hindi ka mawawala ng enerhiya, hindi ka manghihina. Lahat wala. Yung energy mo, same pa rin. Mawawala yung gutom mo. Hindi mo nakahanap-hanapin na, ay, nakalipas na pala yung oras, parang hindi ako nagutom. May ganong effect. Ay, hindi na pala ako nagmerienda. Tapos parang, ay, parang ayoko na mag-dinner. Inom na lang ako ng tubig or inom na lang ako ng kape. Darating yun sa punto na yun. Kapag tama ang low-carb diet, yung procedure na ginagawa mo, kapag tama, mararamdaman mo yun, hindi bababa ang enerhiya mo. Hindi ka manghihina. So, okay lang din po kahit, kunwari mag-over ka sa calories mo since puro meat yung kinakain mo. Yes. Walang problem. You don't need to count the calories. Hindi mo kailangan bilangin yung calories. Ang bilangin mo is, pasok ba yung carbohydrate intake na kinain mo for the day or sumobra ka? Mm-hmm. Yun yung importante kapag gumagawa ka, ginagawa mo yung low-carb diet. Okay. Thank you, Doc. Ipo-post ko nang ipo-post. I-re-post ko nang i-re-post yung clip na to. Kasi, Doc, merong nagalit sa akin dyan dati. Bakit daw ako nag-a-advise ng ganun? Eh, the only way para mag-lose ng weight sa keto is if magka-calorie restriction ka. So, ayun. I-re-post ko nang... Actually, kahit hindi yung video ko ang i-post mo, mag-interview ka, Dr. Ken Berry, Dr. Sean, even lahat si Dr. Fung, hindi naman sinabi na you don't count the calories. Ang dami ng ibang scientists and doctors na mas nauna pa sa akin na nagpipreach na ng ganito, na ito yung sinasabi nila na hindi mo kailangan bilangin ng calories. And it has something to do with the basal metabolic rate, na kapag ka binabaan mo yung calorie intake mo, matalino yung katawan natin eh. After some time, susundan na yung low calorie. Tapos yung akala mong low calorie na, binaba ng katawan mo yung basal metabolic rate niya. So parehas na. So yung low calorie na akala mo, hindi na yun low calorie sa para sa katawan mo. So susunod na rin din siya. Kaya we don't count the calories talaga kapag gumagawa ka ng low carb diet. Tama. Mas madali pa siya. Kain ka lang. Kain. Exactly. Dok, kanina... Ano kinakain natin? Ang sarap, diba? Oo. One time nga po, nag-count ako ng calories. Kasi kami, kunwari, nag-crave kami ng... Tulad kagabi, nag-crave kami ng chicken wings. Luto kami. 5 kg. Ilan lang kami kumain? 3. Tapos kinount ko yung calories, parang, ay, ang taas pala nun. Pero wala lang, okay lang. Anyway, Doc, kanina na-mention nyo yung about nutritional ketosis. Nakakatakot kasi sa diabetic is nagkakaroon sila ng diabetic ketoacidosis. So, common chismis, pag nag-keto ka, since mapupunta ka sa nutritional ketosis, baka kapag napasobra ka, medyo weird, no? Alam ko. Medyo weird yung ano, no? Yung logic, no? Pero ang sabi sa chismis, kapag nag-keto diet ka, pag tumaas yung ketones mo sa katawan, mapupunta ka naman sa diabetic ketoacidosis. Narinig niyo na yung ganung logic. Ito isa sa misconception. Yes. Akala nila, pag nakakita sila ng ketone sa ihi, mapupunta na sila sa diabetic ketoacidosis. Unang-una, magkaiba ang nutritional ketosis sa diabetic ketoacidosis. Ang diabetic ketoacidosis, inangyayari siya sa mga most common or karaniwang siyang nangyayari sa mga type 1 diabetes na may uncontrolled na blood sugar. Nangyayari din siya sa mga pasyenteng may diabetes type 2, pero hindi ganon ka-common sa nangyayari sa type 1. Mangyayari yon sa mga type 2 diabetes kung
sobrang mataas na yung blood sugar nila, sobrang uncontrolled, hindi umiinom ng gamot, kumakain pa rin sila ng high carbohydrates. So, ang common denomination sa kanilang dalawa, sa nutritional ketosis tsaka sa DKA or diabetic ketoacidosis, is pareha silang may urine ketone. Kung makikita ninyo sa urinalysis ninyo, nakikita nyo yung may plus 1, plus 2, plus 3, hanggang plus 4. So makikita nyo yan. Pero ang isa sa pinaka importanteng tignan mo kung yung blood sugar. Sa DKA, mataas ang blood sugar. Sa nutritional ketosis, mababa ang blood sugar. Ang pasyenteng may DKA is nanghihina, tuliro, hindi mo na makausap, minsan wala na sa wisyo. Pero ang pasyenteng nasa nutritional ketosis is alert, very sharp, hindi nanghihina, mataas ang energy. Pagkatapos, kung titignan nyo naman na yung sa blood level, ang blood level ng may nutrition, na nasa nutritional ketosis is mababa yung ketone level. Pero sa DKA is mataas ang ketone level and pwedeng maging acidotic yung dugo. So, kailan nangyayari ang nutritional ketosis? Mangyayari ang nutritional ketosis is naka-low carb diet ka or ketogenic diet or carnivore diet. Or yung mga pasyente na or yung mga tao na gumagawa ng extended fasting plus low carb diet or plus ketogenic diet. Pero ang DKA is mangyayari siya sa mga pasyenteng may diabetes na hindi nagagamot ng tama, yung hindi kontrolado ang blood sugar, sa mga alcoholic, malakas uminom ng alak or sepsis, sa mga starvation or yung gutom, yung sobrang nagpapagutom, yung pwede kasi yung miskote. Eh. Iba kasi yung nag-fasting ka na nag-run na yung katawan mo into fat kaysa dun sa starvation na yung wala ka talagang kinakain, na hindi talaga prepared, yung hindi fat adapted yung katawan mo, tapos nagutom ka ng 7 days above, parang ganun. So, yun yung starvation na tinatawag. Kasi pwede nilang sabihin na eh, hindi naman siya kumakain ng 2 days, 3 days, eh naka-extended fasting yung tao, tapos keto-adapted siya or fat-adapted siya. So, hindi mo pwedeng sabihin na starvation yung ginagawa niya. Kasi pag tinignan mo ang kanyang blood level at ang keto level niya sa dugo is mababa. So, it's totally different. Iba ang nutritional ketosis sa DKA. Once na makakita ka ng pasyenteng may DKA, hindi yan makakatayo. Nakahiga na lang yan. Cold clammy na tinatawag, yung pinagpapawisan ng malamig. Tuliro. Ayan. Tapos, lupay-pay. Ayan ang mga itsura ng mga pasyenteng may DKA as compared to nutritional ketosis. Mm-hmm. So, ibig sabihin, kapag nakikito ka, imposible na mag-keto acidosis ka. Kasi nga, mababa naman yung sugar mo. If properly done, ha? Properly. Properly. Oo, kasi meron mga sinasabing, ang dami ko na kasing patients na ganyan, na sinasabi nila na naka-keto diet sila. Pero, pag chinek mo yung urine, may ketone. Pag chinek mo yung blood sugar, mataas. Pero, i-insist nila na naka-keto diet sila. Which is, hindi talaga pwedeng tumaas ang blood sugar mo kapag ka naka-keto diet ka. Mm-hmm. Kaya nga po. Pero kasi, Doc, ang nakakatakot daw sa low carb, sa keto, is pag matagal kang nasa ketosis, dapat parang on and off ka sa nutritional ketosis. So, for totoo ba yun? Or kapag diabetic ka, may difference pa, ganun? Walang study up to point na nagsasabi na harmful ang ketogenic diet if done properly. Pero kung pagbabasihan mo since
way way back ng mga di naman prehistoric pero ng mga ancestors natin na they are hunting for living. Hindi naman sila talaga kumakain ng hindi sila kumakain ng carbs because at that time ang plant is para sa animals. And itong mga ancestors natin na hunters, ang kinakain nila is yung animals. And they don't hunt every now and then. They just hunt kung nagugutom na sila. And kung iisipin mo at that time, wala pang luto na sobrang magluluto as in inihaw lang basically. 'Di ba? Pero kung titignan mo yung physique nila, wala silang fat sa katawan. Walang extra fat, puro sila lean and healthy sila. Nakakapag-travel sila from one place to another because at that time ang ancestors natin para mabuhay is they hunt for a living. Hindi naman sila planters eh, hunters sila. Hanggang na lang sa nag-evolve na lang, hanggang sa na-discover yung ibang sources of food. So, at the same time, wala kasi, it's not ethical to make a study na papayag sa tao na i-induce natin na ketogenic diet ka for like ganitong katagal na panahon. Although may mga studies na 5-year study na gumagamit ng low carb diet in treating diseases and to date wala pa naman silang nakikitang complication sa this subjects it's done properly ha, hindi yung sinabi lang na ketogenic diet para lang masabi na ketogenic diet per se. Ano doc na alala ko pala, for low carb, alisin yung carb. Kasi 'di ba kasama doon yung pag-alis sa mga oil, vegetable oil, yung mga nakaka-cause ng inflammation. So, yes. Sa mga sa ngayon kasi, marami ng studies na lumalabas na they are pointing out with the vegetable oil as one of the culprit. Kasi high inflammation sila. And highly processed like yung mga canola oil, sunflower oil, at iba pang mga vegetable oil, corn oil, kasama yan. Kasi masyado silang processed sa factory and then it would cause inflammation. So, para kasi sa katawan natin is tatanggalin natin, ayaw na, ina-avoid natin yung inflammation. So, sa mga oil, ang ina-advise is to have coconut oil, olive oil and palm oil. Pero yun ang ina-advise if you are on low carb diet. Opo. Di ba meron pong type ng palm oil na hindi advisable? Oo, meron. Yung palm, what we have in the Philippines is yung palm oil ng Minola. Mm-hmm. Ayun yun yung ginagamit namin eh. Yes, yun yung allow. Okay, safe. Yung ibang palm oil, wag. Kaya nga po, yun yung mura-mura eh. Dito kasi kami, coconut oil and olive oil. Yun opo. Kasi ang common sa Middle East. Lalo na olive oil. Dito, olive mura, oil. Mura dito talaga ang olive oil. Tsaka ano, you can use butter. You can use lard, taba ng baboy. Talaw also, taba ng baka. Diba, ano yan? Sa palengke, pinagbibili lang sa murang halaga yung taba ng baboy tsaka taba ng baka kasi walang may gusto. Kaya nga po. Yan yung ginagawa ko eh. Bibili lang ako ng pork para pagmantikain. Tapos yung mantika, yun yung ginagamit ko buong linggo. Kasi, syempre, kuripot tayo. Ayaw natin bumili ng mga coconut oil. Tsaka may lasa, masarap. Pero even yung iba they use chicken skin. Yan po.
Yung chicken skin, pag pinirito mo, di ba, marami kang makukuha ng mantika. So, yung Opo. iba ginagamit yon. Although, yung iba, sinasabi nila is, hindi mo dapat gamitin siya ng mas madalas as compared to taba ng baboy at taba ng baka. Kasi, ang sinasabi nila is, ang mga manok na ngayon sa atin sa Pilipinas is pinapakain na ng feeds, which is chemicals. Chemical na kinalo, may mix na chemical base. Hindi na siya ganun ka-natural as before. Kaya, hindi mo siya gaanong, mas ipaprioritize mo yung paggamit ng taba ng baboy at taba ng baka as compared sa taba ng manok. Ah, okay. So, kung wala ka talagang budget, pinaka-last option mo lagi, si chicken. Chicken skin. Chicken, okay. Chicken fat. Chicken fat. Okay. Ginagawa ko rin po kasi minsan yun eh. Pero mas masarap kasi talaga yung pork tsaka beef kaysa sa... Walang lasa yung ano eh, chicken fat eh. Oo. Mas masarap talaga ang taba ng baboy. Yun nga. Lalo na pag sa scrambled egg. Butter. Teka, baka magutom ako. Yan, butter, di ba? Butter pa rin. Mas malasa pa rin pag butter. Kaya nga, Dok. Pero ano, teka, balik tayo dun sa mga questions kasi napapachika na naman ako eh. Ano po, kapag diabetic, di ba meron tayong, minsan ano, meron tayong tinatawag na false hypo, true hypo. Nabasa ko yan sa Facebook group ninyo eh. Hindi ako aware dati sa ganyan eh. Nabasa ko lang, may ganun pala. So, ano po yung difference between false at saka true hypo? Kapag ka kasi diabetes ka for such a long time, nasanay yung katawan mo sa mas mataas na blood sugar. Kumbaga, komportable, comfort zone mo na yung mataas na blood sugar. So, kapag ka nag-treat ka na ng diabetes, meron ka ng oral medications, let's say, or meron ka ng nagda-diet ka na, let's say, naglo-low carb ka na. So, unti-unti, yung blood sugar mo bumababa. So, for example, ang common na blood sugar mo bago ka mag-treat or bago ka mag low carb diet is nagpo-fall into between, let's say, between 9 to 12. Yun ang blood sugar mo. Millimole per liter. So, mataas siya, di ba? Pero since nag-low carb diet ka na or meron ka na rin oral medications, from 9, bumaba na siya sa 5 to 6. At first, mararamdaman mo na may panghihina ka, na nanginginig ka, nanlalata. So, iisipin mo kagad, nag-hypo ka. Pero ang range ng 5 to 4 is still normal. Di ba? So, mararamdaman mo yung symptoms ng hypo, pero normal ang blood sugar mo, yun yung tinatawag natin na false hypo. So, ang true hypo is, nararamdaman mo yung symptoms ng hypoglycemia, tapos ang blood sugar mo is less than 3.8. Okay? So, paano mo malalaman kung true or false hypo yon? Walang ibang paraan is, kailangan mo mag-check ng blood sugar. So, kung normal, kung true, kung false hypo yung nararamdaman mo, so, ang kailangan mo lang gawin is, kumalma, huwag kang nervyosin, huwag kang kabahan, huwag kang mataranta, kalma ka lang muna. Tapos, magpahinga ka. Kasi, pakiramdaman mo yung sarili mo hanggang sa mawala yung hilo, yung inig, pwede kang uminom ng tubig. Kasi, the moment na nataranta ka, ang common na ginagawa ng mga tao kapag ka nakakaramdam ng hypo, unang-unang humiinom ng soft drinks. Hindi lang isang baso. Uubusin yung 12 ounce, hindi pa raw siya okay. Mauubos yung isang litrong coke. Hanggang sakalang niya mararamdaman na, ay, okay na pala siya. Or yung iba, juice naman ang iniinom. Or yung iba, uminom na sila ng soft drinks, kumain pa sila ng kanin, nag-dessert pa ng matamis. Yun yung maling paraan ng pagkukorek ng hypoglycemia kasi may time na kailangan
pagpasok ng pagkain sa katawan mo, there is such time na kailangan madadigest mo na yung pagkain eh, bago unti-unting umakyat yung blood sugar mo. At the same time, meron tayong mga hormones na tinatawag, yung mga emergency hormones natin, like yung cortisol, epinephrine, na sila yung unang, bago mo pa maramdaman yung symptoms ng hypo, alam na nila, na-activate na sila. So, sila yung magpapataas ng blood sugar mo unti-unti. Hindi siya abrupt. Unti-unti niya papataasan yung blood sugar mo. So, kung inunahan mo na kagad, ilang sugar meron ng isang basong coke, ilang sugar meron ng kanin, ilang sugar meron ng juice, tapos nag-dessert ka pa, parang bago mo maramdaman na okay ka na, eh kaya mong ubusin yung lahat ng sinabi ko, in 10 minutes, nakain mo na eh. Eh kung mag-check ka talaga ng blood sugar mo, kung totoong may hypoglycemia ka sa hospital, kapag binigyan ka nila ng glucose, may measured lang yung amount, then hihintayin nila yung 15 minutes bago nila i-check yung blood sugar mo. Then sakalang sila magsasabi na okay na, or kailangan pa magdagdag ng glucose sa dextrose, or iinom na lang or kakain ka na lang ng maliit na snacks. Pero ang ginagawa kasi natin sa bahay, ay, nataranta na, kumain na, kinain na lahat ng bonggang-bongga. Isang full meal na ang correction mo. So ang ending, after 1 hour or 2 hours, nag-shoot up na yung blood sugar mo, pwede ka nang umabot ng 12 to 15, or in milligrams per deciliter, umabot ka na ng 300 to 400. Ganun nakataas yung blood sugar mo na nag-correct ka. Eh, hindi mo pa nga alam kung true or false hypo yung nangyari sa'yo. So, importante kapag diabetic ka, na meron kang glucometer sa bahay. Mm-hmm. Para malaman mo kung it's true or false hypo. What I advise usually sa mga pasyente ko is hindi mag-overcorrect ng blood sugar kasi mas mahirap pababain ang blood sugar kaysa pataasin. So, ang usual na ina-advise ko sa kanila is kung meron kang ketchup na sachet, usually yung sa Jollibee or McDonald's na ketchup, you could take isang sachet ng ketchup, sipsipin mo, kasi ang isang sachet ng ketchup is katumbas na ng 5 grams ng sugar, sorry. 5 grams ng sugar. So, kung ang blood sugar mo is na sabihin natin it's a true hypo, bumaba siya ng 3.5 or 3.2, yung 5 grams ng sugar na yun, enough na yun para pataasin yung blood sugar mo into normal. Hindi ka na nag-overcorrect. So, kung after mong kumain ng ketchup, after 15 minutes, check mo lang yung blood sugar mo. Kung wala namang ketchup sa bahay, table sugar, isang kutsarita. Isang kutsarita ng table sugar is equivalent din ng 5 gram ng sugar. So, pwede din yun. At the same, so unti-unti mo nakokorek yung blood sugar mo, hindi mo kailangan mag-shoot up ng napakataas. Mm-hmm. Candy, Doc, pwede. Hindi rin. Candy kasi is mas matagal siyang matunaw. Ah, oo nga. Tama. Diba? Hindi mo naman pwedeng lunukin yung candy. Baka mabilaukan ka pa or ma-choke ka pa. So, mas lalong na-disgrasya. Kasi ang candy matigas eh. So, pagpasok nun sa katawan mo, tutunawin pa yun ang katawan mo bago mo magamit yung sugar. Hindi katulad ng ketchup or ng asukal table sugar, readily available. Lagi tayo may asukal sa bahay. Yung ketchup naman, kung nag-worry ka, di magbitbit ka sa bag mo. Lagi ka may bitbit na ketchup. Eh, common naman sa atin sa mga fast food, marami namang ketchup. Oo nga. Kasi naalala ko, Doc, nung nag-aaral ako, yun yung turo sa amin nung prof namin, parang tatlong pirasong candy isusubo sabay-sabay. Para pag daw nag-hypoglycemia. Tatlong pirasong? Tatlong pirasong candy daw po, sabay-sabay. Yun yung parang pag nag-hypo si patient. Tapos pag sa aircraft naman, ang turo sa amin, painumin ng isang basong orange juice. Pag hindi pa, another orange juice ulit. Kasi ayan, dito kasi wala sa umanong practice is isang date fruit. Ang isang date, actually dito tatlo kagad ang binibigay nila eh. Kasi ang isang date fruit is equal to 5 gram of
5 gram of sugar. Eh sa according to guidelines ng American Diabetes Association, sa pagko-correct, you should give 15 grams of sugar initially, then wait for 15 minutes. Then kung mababa pa rin, that's the time na magbigay ka uli ng 15 gram uli ng sugar. But ang napansin ko kasi, minsan nag-overshoot. Yung 15 gram na sugar na yon, kapag binigay mo sa hypoglay, lalo na kung hypoglay lang naman is 3.8, 3.7, pagka bigay mo na 3 prasang dates, ang correction na nagiging 6 or 7 na, minsan nagiging 8 pa. So, sobrang taas na yon para sa correction. Eh, kakain pa yung pasyente pag uwi sa bahay. So, over-correction na yon. So, ang sa diabetes kasi is ang gusto natin laging i-prevent is yung spikes ng blood sugar. Kasi yung mga spikes na yon, yun yung nakaka-cause ng complications. Aside from the dun sa laging mataas yung blood sugar. So, kapag, if you're diabetic, posible na ma-experience mo si false hypo. Pero, yes. Especially first, siguro mga first few weeks may experience mo talaga siya. Pero, that doesn't mean... Lalo na kung sudden yung kakasimula pa lang ng gamot mo, tapos kagad ng gamot sa'yo is 3 or 4 na tablets kagad. Mm-hmm. Or bigla kang, or yung by yung diet saka yung medical ka is, so yun, possible talaga na maramdaman mo yung false hypo. Mm-hmm. And that's another reason kung bakit hindi ka pwede na mag-low carb lang basta-basta without consulting your doctor. Tama po ba? Yes. That's why we are always saying na if you decide to go for a low-carb diet or if you decide to go for a keto diet, aralin mo muna and then consult your doctor. Mm-hmm. Kasi yung doctor mo ang mag-guide sa'yo kung paano i-adjust yung medications mo. Yung doctor mo ang mag-advise sa'yo kung paano mo siya dapat gawin properly. Pero, Doc, paano po ba yung proper na pag-monitor ng blood sugar? Every morning ba dapat pagkagising agad-agad or after meals? Ganun? Once a day, twice a day? Maraming ways to check yung blood sugar. Parang sa akin, what I usually ask sa patients ko is to check before meal and 2 hours after meal. So, irregardless yan, pwede mong i-check ng breakfast, pwede mong i-check ng lunch, pwede mo rin siyang i-check ng dinner. Kasi doon mo makikita kung ano yung effect nung kinain mo sa blood sugar mo. Doon mo rin ma-check kung tama yung insulin doses na ini-inject mo kung nag-i-insulin ka. Doon mo din makikita kung sapat ba yung oral medications na iniinom mo. At doon mo rin makikita kung nag-hypo yung pasyente. So, sa ganung reading, marami ng info. Kahit nasabihin ng pasyente mo na, Doc, naka-diet ako, or Doc, iniinom ko naman yung gamot. Pero, makikita mo sa, based on the blood sugar readings na, ay, sabi mo, kumain ka lang ng ganito, pero bakit ang taas ng blood sugar mo? Or, yung pala, nakalimutan yung gamot. So, makikita mo dun eh. Makikita mo dun yung progress ng pasyente. So, kung ikaw na nasa bahay, gusto mong i-check yung sugar mo, lalong-lalo na kung gusto mong i-check yung epekto ng pagkain na kinain mo sa blood sugar mo, I advise you to do pre-meal and 2 hours post-meal. Okay. So, ibig sabihin hindi nyo maluloko si Doc. Kapag sinabi mo na nag-low carb ako, hindi ako nagre-rise. Pero pag hindi mo maluloko si Doc, alam na alam niyo kung nag-rise ka ba talaga or hindi. sabihin na natin with the sa tagal ko nang tumitigil ng pasyente at nagbabasa ng blood sugar readings nila,
At alam ko na rin yung mga alibis nila, parang mahuhuli mo kung totoo eh. Kasi actually hindi lang ako, pati minsan yung mga diabetes educators namin sa hospital, sasabihin nila na, ah doc, si patient na ganito, ayan yung blood sugar, o kumakain siya na naman ng ganito, hindi na naman. So even sila, hindi lang ako, sila na kagad nagsasabi na, ah, okay naman yung insulin level, kaso yung pagkain, diet na naman ang problem. Ganun. So makikita mo kasi siya talaga, the blood results don't lie talaga. Oh, actually, imagine ko nga eh, kasi tama, kung fasted ka, kasi syempre natulog ka, magdamag, stinik mo yung sugar mo before meal, tas after meal, makikita na nag-spike. So ibig sabihin, hindi ka talaga nag-low carb. Akala mo lang, nag-low carb ka. Exactly. Ah. Kasi hindi mag-react yung katawan mo kung yes, low carb yung kinain mo. Okay. Oo nga, tama. Blood sugar response to carbohydrate intake. Yes. Hindi nagsisinungaling si blood. Yes. So, hindi advisable na mag-take ng blood sugar after pagkagising sa umaga? Immediately? Mm-hmm. Hindi ko ina-advise. Usually, what I advise talaga, pre-meal and post-meal. Kasi isipin mo, meron tayong tinatawag na Dawn phenomenon. Dawn phenomenon is, ito yung every morning, tumataas yung ating hormones sa katawan. Kasi yung mga hormones natin sa katawan is may cycle lang. So, hindi siya nagsisecrete all throughout the day. So, usually nagsisecrete lang sila early morning. It starts at 2 a.m. hanggang 8 o'clock in the morning. So, kung magbe-base ka lang lagi sa early morning blood sugar mo, yung pagkagising mo, tapos nataon na nakaka-experience ka pala ng Dawn phenomenon or mas mataas yung blood sugar mo than the usual. So, para ma-bypass mo siya, para makita mo talaga kung mataas talaga yung blood sugar mo, make it pre-meal and post-meal. Mm-hmm. Pero usually, ang Dawn phenomenon, kapag nag-normalize na yung blood sugar level mo or na-correct mo na yung insulin resistance mo, nag-normalize siya. Kasi kahit nasabihin mong may hormones na magpapashoot up ng blood pressure mo, kung okay naman ang blood sugar control mo at okay naman ang insulin resistance mo, is hindi naman siya tataas ng sobrang mataas. Normal lang. Hindi kailangan ito. Pwede siyang normal lang. So, nagkataon na sumabay si hormone sa blood sugar mo. Pero kung babasihan mo naman yung ibang parameters, normal siya. So, kahit hindi mo na siya masyadong pagtuunan ng pansin. Although, para sa doktor mo, kailangan mong i-take note. Para sa amin, i-take note na tumataas ang blood sugar niya sa ganitong oras ng umaga, that's it. So, kasi sa management mo yon, para sa doktor mo. Pero para ikaw, para problemahin mo yon, huwag mo nang problemahin bilang pasyente. Yes. Ang galing, ang galing. Kasi yung numbers yung pinaka-hate ko. Ayoko nang nagme-memorize ng numbers. Basta anything na i-memorize mo, ayoko. Pero parang, alam mo yun, parang nagigets mo siya ngayon kung paano magbasa ng kung ano yung nangyayari sa katawan. Ang galing. Okay, ang galing. Kasi hindi mo siya kailangan i-take as isang number lang. Ang katawan natin is complex. Hindi lang isang process. Pagka sinabi mong tumaas yung ganito, naaapektuhan niya yung ibang parameters. Diba? Kaya nga, nasasabi namin na naka-low carb daw siya or naka-keto daw siya. Pero pagdating naman sa laboratory results, hindi siya nag-keto or nag-low carb kasi titignan mo yung parameters ng blood level niya, yung blood labs niya, lab results niya. And hindi lang isang number doon ang magsasabi sa'yo na hindi naka-ketogenic or naka-low carb diet yung pasyente mo. Doc, ano po, isa pang mga common side effects na normal lang naman talaga. Di ba kapag nag-keto ka,
or low carb, common yung magka-cramps ka. Kasi takot tayo na mag-increase ng sodium intake eh. Kasi magkakaroon daw siya ng side effect, yung kidney mo naman yung maaapektuhan. So, paano kaya yun? Ano, paano mo sasabihin kay patient na kapag nag-low carb ka, you also have to increase your sodium intake? Ang nangyayari kasi kapag naka-low carb diet ka, ang unang nawawala sa iyo is water weight. Kasi nawala si carbs. Nag-improve yung mag-improve yung insulin resistance mo. So kapag ka nag-improve yung insulin resistance mo, kung nasan si carbs, nandoon si sodium. So since nawala si carbs, si sodium sumasama siya sa water loss, nawawala siya. So ang tendency, nagkakaroon pa ng cramps kasi nagle-less, nawawala yung sodium retention. Mm-hmm. So ang nangyayari, pagka wala ka ng sodium retention, bumababa yung level ng sodium mo sa katawan, pwede ka magkaroon ng cramps. So, it's either kuhain mo yung sodium sa diet or yung ginagawa ng iba, umiinom sila ng tubig tapos naglalagay ng pinch of salt. Sea salt. Kung may budget, ang sinasaang ginagawa ng iba, Himalayan salt. Meron akong feedback sa patient na mas nag-improve daw siya with, mas mabilis daw mag-improve with Himalayan salt, yung cramps, kaysa sa sea salt. Pero ako, what I do, sea salt lang ginagamit ko. So, hindi ko alam, based on experience yun ng ibang patients, kasi Himalayan salt is, bukod sa sodium, meron siyang mga trace minerals na pwede rin mawala kapag ka nag-water loss ka. Ah, okay. Paano daw kung wala talagang budget? Yung pinaka-iodized salt, table salt? Hindi yung iodized salt, hindi pwede, yung nabibili sa palengke. Pwede. Yung nabibili sa palengke, yung tinatabo. Ah, pwede rin yun? Takal-takal. Oo, yung parang panghugas na lita. Ah, sea salt. Ah, okay, okay. Yun lang. Hindi kailangan ng iodized salt. Yung mismong sa palengke lang, sea salt. Yun lang. Iba pa rin yung rock salt. Yun, rock salt? Yeah, yun din. Rock salt is sea salt din naman eh. Kasi ang rock salt man, galing man siya sa dagat talaga. Kaso lang, kaya tinawag na rock salt kasi coarse. Magasipang. Mm-hmm. Mas malalaki yung yung piece niya, hindi katulad kapag ka-iodized sobrang pino. Kapag meron namang rock salt na mas pino eh. Depende na lang sa kung paano ginawa yung asin. Pero yung simpleng asin sa palengke pwede. Okay. So hindi pala talaga mahal mag low carb, no. Sobra lang. One glass of water is pinch of salt lang. Actually, ang nire-recommend nga if you are on low carb or ketogenic diet is 5 grams of salt, 5 grams of sodium. Sorry, ano? So, isang kurot lang naman yung ilalagay mo. Oh. 5 grams, isang kutsarita na asukal, na asin. Sa tubig po? Oo. Or kahit saan? Ang recommendations per day is 5 grams. Pero kung ikaw, magre-replace ka lang sa isang basang tubig, isang kurot lang ng asin ang nilalagay sa isang basang tubig, iinumin mo. Mm. Pero do kung may kung hypertensive ka, di ba bawal daw yung mag-increase ng sodium? Kung naka-low carb ka, di ba nga, nawala na yung sodium retention mo. So, kaya nag-improve din ang blood pressure with low carb diet. Mm. Kasi wala si glucose eh.
kasama ni glucose si sodium. So, kung tinanggal mo sila parehas, pati si sodium, mawawala. Mag-i-improve yung blood pressure mo. Oh. Ayan ha. Sinabi na ni Doc yan ha. Niwala kayo kay Doc. Hindi. Kasi marami pong natatakot. Kasi nga, di ba, pag ano, pag, syempre na, maintindihan na rin naman po natin siguro yon kapag marami kang iniinom na gamot, tapos biglang may magsasabi sa'yo na, hindi, okay lang yan. Syempre, nakakatakot nga naman. So, ayun, para kalmado kayo, okay lang. Basta naglo-low carb kayo, you have to increase your sodium intake para maiwasan yung mga side effects. Doc, ito palagi ko itong nare-receive na question. Bakit, or okay lang ba? Kasi kapag, yung, sa mga babae, usually nadidelay sila ng ilang months yung period nila. Ako, na-delay ako 1 month eh. Tapos meron ako mga nakausap, 2 months, 3 months. Paano yun? May, parang may kulang ba sa kanila? Or hindi advisable? Ano yun? You're doing low-carb diet na ba yan? Or... Opo, low, nag-low-carb, kaya na-delay. Tapos hanggang sa ilang months na silang delay. Sa, pero prior the low-carb, normal regular daw sila? Opo, kahit ako regular eh. Pero 1 month lang regular naman. Tapos nung nag-low carb sila, nag part of the adjustment ng katawan. Mm-hmm. Part of the adjustment. Part kahit of the adjustment ng katawan. Mm-hmm. Kahit umabot. Tapos ano ha, make sure na you are doing the low carb diet properly again. Kasi baka naman kasi nag-low carb sila and nag-low calorie diet din sila. Okay, yes. So, if you are doing the low calorie diet, pumapasok na naman na yung nutrition deficit sa mga nutrients sa katawan na nangyayari kapag ka hindi mo proper ginagawa yung low carb diet. Isipin mo ha, pag nag low carb diet ka, tinatanggal lang natin is carbohydrates. The other nutrients is nandun pa rin kasi kukunin mo siya sa ibang food groups. Isipin mo, ang meat, halos lahat ng vitamins and minerals meron ang meat. Meron din vitamins and minerals ang vegetables. So kung enough ang nakukuha mong kinakain mong meat at vegetables, hindi parang baliwala yung ma-offset yung hindi mo pagkain ng rice at bread. Mm-hmm. Kasi nandun na lahat eh. So pwedeng hindi nag-miss sila ng period kasi they lack the nutrients needed. Kasi they did the low-carb diet hindi proper way. Nag-low calorie diet sila at hindi low carb diet. Mm-hmm. Or low calorie plus low carb. Ah, yes. I see. Equals nutrient deficit. Yes. Okay, thank you po. Kung, if for example, I'm a patient ulit ako, pwede ko po ba kayong kausapin para kayo na lang yung mag-a-assess sa akin para kayo na lang yung doctor ko. Online consultation, doc, baka pwede. Yes, I'm accepting online consultation. You could ask appointment, get appointment from my page sa My Low Carb MD. And then just get for book and schedule. Tapos tignan natin kung anong maia-advise ko sa inyo kasi kailangan mo nang ma-assess thoroughly kasi maraming factors lalo na kung non-diabetic, kung non-hypertensive. So marami kasing kailangan tignan bilang doktor. Hindi lang siya basta pwede sa iyo, pero marami kasing precautions, maraming kailangan i-consider bago ka mag-advise na ito, pwede to, ito, hindi to pwede. Okay, sige po. So, yung mga links, ilalagay ko na lang sa description. Tapos, yes. Kung hindi nyo pa fina-follow si Doc, yung Facebook group niya, Facebook page niya, again, yung description, yung link na sa description. And, balita ko, Doc, gagawa daw kayo ng YouTube channel. Pwede bang i-dismiss ko na agad? Pwede bang i-prano na natin? Mag-invite na tayo? Okay, so... Hopefully soon. So, yan. I'm planning to do a vlog on the journey ng mga patients na may diabetes and doing the low-carb diet. So, para in a way, mag-guide na rin kayo on properly, kung paano nyo dapat gawin properly yung low-carb diet.
So, hopefully, soon. Soon. Malalaman nyo yun kasi i-chismis ko sa inyo. Ipo-post ko. Mag-talk tayo dun sa Facebook page ni Doc Suzette. Tapos, apangan natin yan. Pero for the meantime, so, stalk nyo si Doc. Pa, andyan naman yung Facebook page. Facebook page. For the meantime, stalk nyo muna si Doc. Ano, Tagalog yung mga explanations niya. So, madaling maintindihan.